We'll start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Hello, hello, you jammers! Sa lahat po ng mga kasama pa po nating nakatutok ngayon, we are already at 740 real-time viewers. Nako, sa uuliting, sa ilang beses na pagkakataon, I really apologize for the technical difficulties we are experiencing. Kanina lamang po ay nakapagsimula po tayo. Kaso nga lang, kailangan po nating ulitin sapagkat nagloloko po ang aming camera o baka yung software na amin din pong ginagamit para po sa ating mga streaming. Kaso nga lang, hindi pa rin po siya naayos, kaya balik po tayo sa basic. Natatandaan niyo po ba? Hindi ko po alam kung nakasama na po namin kayo sa amin pong live stream nung nagsimula tayo sa ating online service. Ganitong-ganito ang setup po natin. Ako, napakasimple. Meron lamang po tayong isang phone na gamit sa harapan. Meron po akong speaker na pinapatugtog po ngayon na nakasaksak, nakacharge, at nahugot sa saksakan. Meron din po tayong isa pang phone na ginagamit for the music and para makita ko po ang mga comment ninyo. At meron din po tayong ring light. Wala pong magpa-flash sa screen ninyo na slide o kaya naman po PowerPoint presentation sapagkat nasa harapan nyo na po ngayon yan. Ito lang po ang gamit natin. But praise God! Sapagkat wala pong makakapigil sa atin. Tama, ito ang tunay na ibig sabihin ng against all odds. Kaya naman sa lahat po ng mga nakatutok na ngayon, pwede nyo po ba akong gawa ng isang napakasimpleng pabor? Can you share this live stream? Kasi pag sinishare po natin, mas marami po ang makakasama po natin. Hindi lamang para makisaya, kundi para makinig sa salita po ng Diyos. Pwede nyo rin pong itag ang inyong mga loved ones sapagkat alam po ninyo, open po ito sa lahat. Kadalasan nahihirapan po tayong i-invite ang atin po mga kamag-anak, ang ating mga kaibigan sa mga services physically. But now, even in the comfort of our homes, pwedeng-pwede na po tayo makapag-simbahay! Happy Friday po sa inyong lahat. Well, I would just like to give a quick shout-out sa mga kasama na po natin. Ano, sino kaya ang mga nakatutok hanggang ngayon sa mga oras po na ito kahit na nagbago po ang ating setup? Hello kay Zara Joy Prado, nakasama po natin. Sabi niya, hello Pastor Carl, watching from Malasiki, Pangasinan. Kasama po natin si Nida Jacinto Alayban saying praise God. Kathy Borja saying praise God. Romel Grieta saying hello pa Pastor Carl. Yats Villarreal saying hi Pastor Carl. Rupa Mendez and Edanyo is from Tacloban. Hi there! Kasama rin po natin ngayon si Mary Ancheta, isang star sender. Maraming salamat sa iyo, Mary. Also joining us si Sierra Escolar Godinez from Cebu. Ange Damasco from Cavite. Raquel Hapa is here. John Paul Pagkaliwanggan is watching. Revelyn Espe is here. Glesis Elga Verdadero. Raquel Galindo is here, Missy Mendoza, Casey Lynn Pangandian Salvador, Pilar Gonzalez, Raquel Hapa. Naku, parang wala pa ako masyado nakikita mga sharer badge po sa inyo. Ah. Kapag sinishare niyo po ang live, alam niyo po ba sa taas po ng pangalan niyo, nagkakaroon ng badge? So sana, magtulong-tulong po tayo sa pagpapakalat at pagbabahagi ng salita po ng Diyos. Eto na, may sharer po tayo si Kathy Borja. Maraming salamat sa iyo. Visible po ba, sabi ni Raquel Galindo? Of course! Kasama rin po natin si Julius Bricks Bobilio, also a sharer. Maraming salamat! Kasama rin po natin si Kurt Apostol. Sharer din po natin siya. Praise God. Gloria Mangawang is here, also a sharer. Maraming salamat. Sofia Badisto is here. Joyce Padilla Cartoneros is here. Rosa Maria Camasing Tulang is from Leyte. Hi there! Crisanta Zamora is here. Chris Ramirez, hi! From Indoor naman si Rona Grace Javier. Watching from Caloocan si Pilar Gonzalez. Kasama rin po natin sa mga oras po na ito, Ezkerit
Nako, mahirap basahin ito ah. Estericia Colay. Oh, Ikolay! Watching from United States of Isabela. Hi there. Menchi Angeles is watching from Los Baños, Laguna. Jello Mongas is watching from Caloocan. Shian, is this Shian or Sheen? Shian Estrada Gabatino is watching from Bataan. Kasama rin natin si Mariel Cabanyes Aquino. Very flexible, sabi niya. Ang bilis po namin nagpalit ng setup, ano? Dito po kasi kami nagsimula. Sa simpleng streaming lang po na cellphone lang po ang gamit namin. Kaya praise God sa knowledge po, ano? Tsaka sa strength. Dex Angeles is watching from Urdaneta, Pangasinan. Star sender natin si Rubelin Soto Garalza from GMA Cavite. Maraming salamat sa iyo, Rubelin. Watching from Olongapo, Maria Jed Rizar Primavera. Alma Moralejo Gernale is watching with us. Sabi niya, ayaw ko po gabihin ang laptop ko po, kaya nakihiram na lang po ako. Maraming salamat from Imus Cavite. Nako, mamaya itutuloy po natin ang shoutout po na yan. Pero sa mga oras po na ito, maglalaro po tayo sapagkat pag Youth Jam, meron po tayong game. At ang game po natin ay pinamagatang Guess the Animal. Simple lamang po ang kailangan nyo gawin. Kailangan nyo lamang pong hulaan kung ano po ang hayop na aking ipa-flash. Meron po tayong simpleng clue. Makikita nyo po kaagad ang katawan niya. Pero maaaring may twist kasi maaaring iba ang ulo niya. At ang i-consider po natin na tamang sagot ay kung ano ang nasa kanyang ulo. Uulitin, kailangan nyo lamang pong i-comment kung ano pong hayop ang hinahanap po natin. May clue sapagkat kita ang katawan. Kaso nga lang, pag nag-reveal, baka iba ang ulo at ang ulo po ang i-consider po natin. Alam ko na guess nyo na po yan. Now, we will have two rounds and per round, ang unang lalabas sa host screen ang mag-uwi ng 100 peso GCash! Uy, ayos to ah. Ayun ako, oh. Tinan mo, nadidelay ako. Tinan mo, ayun ako. Tinan mo, ayun naman, oh. Napawasan tayo, naging 999 tayo. Kanina naman, ayun, 1,000 na tayo ulit. Alright, so, I hope you are ready. Ready na rin po ako. Huwag po sana kayo maiinis. Maniwala po kayo sa akin. Nakala po ninyo, first po kayong nag-comment ng tamang sagot sa mga cellphone po ninyo. Kasi the moment you enter your comment, lalabas po kaagad siya sa atin pong comment panel. Kaso nga lang, sa dami po nang nagko-comment, due to signal interference, maaari yung ibang lugar po ang mauna o yung sa inyo po ang mauna. So kung ano po ulit ang unang lalabas sa aking screen, yun po ang i-consider nating panalo. So sana handang-handa na po kayo. Our first animal. Oh, ano yan? Mukhang malaki po ito ah. Nakikita niyo po ba? May sumagot, ahas. Naku, sayang hindi po ito ahas. Parang meron po siyang paano. Siya nga kaya yan. Yan niya, kung ano kaya ang katawan, siya rin ang ulo, hindi ko po alam. So, manghula po kayo ngayon. Sayang din yung 100. Alam po ninyo, malaki na po yun, no? Pang-pambayad din po sa Foodpanda yun. Elephant? Bird? Nako, hindi po elephant. Inuulit ko, pwedeng may twist. Maaaring iba ang katawan sa ulo at kung ano ang ulo, yun po ang i-consider nating tamang sagot. Bird, sabi ni Nicole. Sabi ni Kim Nicole, elephant. Star sender natin siya, maraming salamat. Elephant, sabi ni Christine at Patrice. Hindi. Sabi ni Bea Zen, cat. Sabi naman ni Neddy, elephant. Inuulit po natin, maaaring may twist. Baka iba po ang katawan sa ulo, pero kung ano po ang ulo, yun po ang i-consider nating tamang sagot. Sabi po ni Christine, cat. Sabi ni Lizelle, elephant pa rin. Bibigyan ko po kayo ng clue. May movie. Itong animal na ito, apa si cat? May movie. Sabi, pog. Ano? Feeling ko pig ito, ano? Sabi ni Melchor. Sabi ni Stephanie, ant. Sabi naman ni Rufa, cat. Sabi ni Melchor, dog. May movie po ito ha. Watching from Thailand, si Mary here. Is this here or here? The second. Kapungkap. Sabi ni Millet, dog. Sabi ni Beauty Beyond Ashes, panda. Ano nga kaya ito? May movie po ito. Okay? Pagkatapos, parang itong movie po na ito ay may planet sa titulo. Ayan na! Ano po kaya ito? It starts with letter G! It starts with letter G! May nauna na ba? Sabi ni Loris Joy Del Rosario, may nauna na dyan sa'yo, sa home screen tayo, baka dito dapat tayo babase. Unicorn, sabi ni Irene. Mamot, sabi ni Millet. Panda, sabi ni Rafael. Inuulit ko ha. Dinosaur, sabi ni Leia. Sabi ni Melchor, lion. Sabi ni Riza, elephant. Sabi ni Kim, gorilla. And may nanalo na, sabagkat ang tamang sagot po ay gorilla! Akalain mo nga namang gorilla pala ang nasa mukha ng katawan ng elepante. So, Kim Nicole, thank you so much kasi gumagawa ng assignment ngayon si Paul Rivera Etcero. Hi brother, miss you. So meron kang 100 pesos sa GCash, Nicole. I-message ka ng aming representative. Inuulit ko kung ano po ang unang lalabas sa akin pong screen sa phone na ito. Yun po ang i-consider natin. Sa dami ng pumapasok tamang sagot o kaya sa mga maling sagot din, nade-delay po ang inyong mga comment. Pero huwag po kayong mag-alala. May round 2 po tayo. Guess the animal. Round 2. Oy! Ano po kaya yan? Aba, parang mahilig tumalon ito ah. Parang itong hayop na ito ay mahilig tumalon ah. Nakikita niyo po ba yan?
Para madali po. Sandali lang. Inuulit ko po, iba ang katawan sa ulo. At kung ano po ang nasa ulo, yun po ang i-consider po nating tamang sagot. Alright? Sige, hanap. Kangaroo, sabi ni Nicole Nitro. Actually, parang kangaroo nga yung katawan. Ano? Pero parang hindi ata kangaroo yung tamang sagot. Eto na naman tayo. Sabi po ni Lucero Joanne Cat. O baka daw cat na to. Sabi ni Ashre Tambo Panda. Feeling ko kanina ito. Argeline Praculius Mahumot Rabbit. Sabi niya, naku hindi. Maribel Tampan. Sabi niya, squirrel. Naku hindi rin. Lori Briones Albuera. Sabi niya, dog. Abby Galvez. Sabi niya, gorilla. Sabi ni Chris Ramirez J daw. Ayos si Beauty B and Asha. Sabi po niya, snake yan, snake. Parang may galit ka Beauty B and Asha sa snake, ha? Abby Galvez saying lion. Sabi ni Abigail Ardales Liaser Cat. Okay, bigyan ko po kayo ng panibagong clue. Pwede po ito sa lupa, pwede po ito sa tubig. May pakpak po ito. Ayan na, una-una na. Pwede po ito sa lupa, pwede rin po ito sa tubig. May pakpak po ito. Zebra, wow. Sabi ni Naginlin Teves April. John Leo Orani, kailangan specific. Sabi niya, bird. Sabi naman ni Jessamy Villa, fish. Naku, pwede po ito sa lupa. Sabi ni Shai, snake talaga yan. Judith Binko, ang sabi niya, duck. Duck nga kaya ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay duck. Congratulations sa'yo, Judith B. Binko. Nakuha ba ng ating magandang assistant? Maraming salamat, Ate Florence. And also, shout out to Kuya Lioris na nakatulong natin nag-ayos ng ating tech kanina together with the worship Chosen Gen Worship na nag-practice. Sayang hindi po natin sila makakasama. We have to Net, Mackie, and Mac. Thank you for your presence, guys. There you go! We are done with our game. I hope you enjoyed that one. And again, just a reminder, kung sino po ang unang lumabas sa atin pong host screen, yun po ang nanalo. Sapagkat sa inyo, una po talagang lalabas niyan sa comment panel. Pero sa dami po ng mga pumapasok ng mga comments, nag-iiba-iba po. Minsan, nade-delay po yung sa inyo. Nata-traffic po ata. Yung iba naman po agad-agad dumidiretso. So, congratulations. So, po kayo mag-alala. Sapagkat next week, itutuloy po natin ang ating laro. Pero ang mahalaga, tayo po ay magpupuri at sasamba sa kaitaasan. Kaya naman po, I am inviting every one of you to prepare your heart as we worship the King of Kings and the Lord of Lords. Let's close our eyes and let us pray. Father God, marami pong salamat sa pagkakataon na mapapurihan ka. Panginoon, sometimes we feel like we are undeserving to even pray to you, to even worship you because of our shortcomings and because of our sins. So right now, Lord, humihingi po kami ng kapatawaran at Panginoon, tanggapin mo ang aming mga boses, tanggapin mo ang aming mga puso, tanggapin mo ang aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin, maitaas ang pangalan mo, O Diyos, in Jesus' name, Amen. And amen. I hope I am clicking the right song. Do you agree when I say that there's one thing that will always remain in this world, nababago-bago? It's love. It's the love of God that will stay until the end. Higher than the mountains that I face, stronger than the power of the grave, constant through the trial and the change, 'cause one thing remains. Your love never fails, never gives, never runs out on me. Your love never fails, never gives, never runs out on me. Your love never fails, never gives, never runs out on me. Your love. Here we go, we sing. Because on and on and on and on it goes, before it overwhelms and satisfies my soul, and I never ever have to be afraid, 'cause one thing remains. You say one thing remains. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, it never runs out on me. Your love.
In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. Yeah. My death is paid, and there's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails and never gives, and never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love, Lord. Father God, maraming pong salamat sa pag-ibig mo sa aming lahat at sa pagkapatuloy po ng aming gawain. Patuloy na ikaw ang magbukas ng aming mga isipan at mga damdamin, Panginoon. Walang matigas na ulo, walang matigas na puso sa mga oras na ito, sapagkat lahat kami ay matututo at magpapabago. Ito po ang aming samot na langin. In Jesus' name we pray. And everybody say, amen and amen. What a way to kick off our worship service for this evening, right? Well, this time, I would just like to welcome our first-timers just in case ngayon ka pa lamang nakasubok na mag-stream o mag-tune in sa ating live stream. I want you to comment down and say, first-timer here at kung taga saan ka. Sa lahat naman po ng kasama natin sa community po na ito, alam nyo, gustong-gusto ko po ang atin pong pagmamahalan at ang atin pong pagkakaisa. So please continue that. Kung may nakita po kayo nag-comment ng first-timer here, i-heart nyo naman o i-care react naman or i-thumbs up nyo ang comment niya at pwede rin po kayong mag-reply sa comment niya at sabihin po ninyo, welcome home or welcome to the family. Allow me to pray for you kung ikaw yung first timer na ito. Let's close our eyes and let us pray. Father God, marami pong salamat sa buhay ng first timer na nanonood ngayon. Hindi aksidenteng nandito siya sapagkat ito ay isang paalala na hindi mo siya nakalimutan at mahal mo siya kaya't pinili mo siya, O Diyos, para makasama. Panginoon, I am praying na bubuksan mo ang kanyang puso at isipan upang, Panginoon, ma-realize niya kung gaano kalaki, Panginoon, yung plano, kung gaano kaganda, O Diyos, yung plano mo sa buhay niya. Lord, hindi ito yung huli, bagkus ito yung simula ng magandang journey niya para mas makilala ka at mas lumalim ang kanyang pananampalataya. I-bless mo siya sa iba't ibang aspeto ng kanyang buhay sa pangalan ni Jesus, nang sa gayon ay makita niya na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na nagpapala. Ito po ang aming samot na langin. In Jesus' name we pray, amen. Allow me to give you our welcome clap in 3, 2, 1, and pak, 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 pak. Welcome! Welcome sa first timer natin at sa mga nakasama po natin mula noon hanggang ngayon, sa mga nakaabot po ng ating streaming na ganito ang setup na ang hawak lamang po natin ay isang phone, ang kasama lang po natin ay isang laptop. We appreciate you. Si Lord na po ang bahalang magbalik sa inyo ng pagpapala. And of course, how can I forget ang mga patuloy pong sumusuporta sa atin pong ministry na ito, ang atin pong mga tithers, givers, sa lahat ng nagpapaut ng kanilang suporta at nag-send ng mga stars. Ang amin pong dalangin ay i-bless po kayo ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. And just to encourage everyone, I would like to share this verse in Proverbs chapter 18 verse 16. And it says here, a gift opens the way and ushers the giver into the presence of the great. Usually, akala po natin nagiging great po tayo sa mga bagay na na-acquire po natin, sa mga bagay na nakukuha po natin. Kaya naman kadalasan, ginagawa po natin ang abot ng ating makakaya upang makamtan yung mga bagay sa mundo na matagal na po natin gustong makuha. Pero wag po natin kakalimutan na hindi lang po lagi sa pagkuha nagiging great ang isang tao, kundi kapag siya po ay naglalabas ng kung ano ang meron siya. Ibig sabihin, kapag tumutulong siya, kapag nagbibigay po siya, sapagkat hindi po siya nagiging pleasing sa mata ng mundo, pero nagiging pleasing po siya sa mata ng Diyos. Kaya kahit hindi ka nakikita at na-appreciate ng mga tao sa paligid mo, nakikita ng Diyos ang ginagawa mo. At sa bawat pagbibigay, hindi ka lang basta naglalabas, ikaw ay nagtatanim. At balang araw, ang mga tinanim ay magkakaroon ng bunga na siguradong iyong aanihin. It is my prayer that the Lord would touch your heart to plant a seed in this church. If you are seeing that this ministry can reach out more and more people, it would be possible by allowing yourself to be an instrument of the Lord, to be a blessing to this church. Kaya naman, sa mga nais pong magbigay o maghatid ng kanilang suporta, ng kanila pong love gift, here are the details flashed on your screen right now. I cannot comment it. So meron po tayong GCash dito at meron po tayong BDO bank transaction. Ito po yung details. So you can screenshot this one. And while you are doing that, allow me to have a quick shout out sa lahat
lahat ng mga nagko-comment sa mga oras po na ito. Kasama po natin ang pangalang Kim Nicole, a star sender. Yan na naman si Kim. Maraming salamat, Kim. Pagpalain kanyo, Lord. Hehe, new normal, sabi ni Jaycon Ocampo. Ang sabi naman ni Lian Agustin, amen. Welcome po sa mga first-timers, ang sabi ni Richelle Importado. At sinare din niya ang ating live stream. Kitang-kita po natin yan. Reham Gernali is here, sabi niya, welcome to all the first-timers. Rica Malungbayan, muling bayan, ang sabi niya, watching this, praise the Lord. First-timer from South Cotabato, hi there, Teza May Pastolero. We are happy to have you in the family. John Jacob Figueroa, sabi niya, thank you, Lord, for your love. Usaraga Marilyn, first-timer here from Abu Dhabi. Ingat po kayo dyan. Kasama rin po natin si Jenica Paguyo Magno, Rina Aguro from Laguna, Leno Brack Galiram Lekiram saying amen. Kasama po natin ngayon si Casper de Ocampo, first timer din. Welcome to you, Casper, from Pangasinan, specifically in Basista, Salvador Resulti. Hi there, Salvador. Kasama rin po natin ngayon si John Michael Barberan, Joe Vimel, Mark Romero Olmedo, Ange Damasco, BJ Dualan, Judith Graca Aumenta, saying, hello, Pastor Carl. Kasama po natin si Evangeline Tolentino, Joanne Cunanan, and Dale Margaret Kibel. Naputo lang apelyido. Hindi ko mabasa, sayang. Hi there, Dale. Thank you for sharing. Kasama rin po natin from Pila, Laguna, si Riza, saying amen, si Nicole Catis, Gabriel Dominic Silayaw, hi there. May or Mimi Dalanon, also a share, maraming salamat. Naku, hindi ko man mabasa ang mga yan, but as I watch the replay of our streaming, humabol, Jules Reyes, sabi niya, pabati po, birthday ko, watching from Canada. Talaga ba, Jules? Para kakikita lang natin, ah. Happy birthday, Jules. Happy birthday to you from first timer, sabi ni Joanne Renegado, Muntinlupa. Hi there, from Pangasinan naman si Desiree Joyce Mama. At nako, kailangan na po natin magsimula sapagkat sigurado po ako na mabibless po kayo sa pagkakataon po na ito. Pero hindi naman po sa nangangako po ako. Ah. Nako, parang usaping pangako, usaping napako ang ating magiging diskusyon. Pero bago yan, ang ating pong serya sa buong buwan ng Setyembre ay Bakit Ka Ganyan? Our reference verse can be found in the book of Matthew chapter 7 verse 12. Allow me to read this one for you. So in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. I will do my best to make this quick sapagkat gabi na rin po tayo at para makabalik na po kayo sa mga ginagawa po ninyo. Hindi na naman ako nangangako na sobrang bilis nito, ha? Pero gagawin ko po ang abot ng aking makakaya. Alam niyo po, kaya ayokong mapako kasi marami na po ang nasaktan sa mga napakong pangako. Kung nakaka-relate po kayo, sabihin nyo nga po sa comment section, awit! Alam, hindi po, woo-woo! Hindi po yun, ha? Hindi po, woo-woo! Ang iko-comment po ninyo ay, awit! Alam nyo po ba, ngayon ko lang din talaga na nalaman ang ibig sabihin ng awit. Ang ibig po palang sabihin nun, aw! Sakit! Kaya nga kadalasan eh, kapag nangangako po tayo at ayaw na pong maniwala ng iba dahil natakot na po sila, nagsasabi tuloy tayo ng mga katagang, Pix man, mamatay man, cross my heart, hope to die. O, diba? Pero ikaw naman eh, tinatantya mo pa rin, totoo na kaya itong sinasabi niya. So, yung isang taong gusto niyang mapagkatiwalaan mo siya, dadagdagan niya. Ang sasabihin niya, hindi talaga ako maging sinungaling, liars go to hell. Pero sa totoo lang, if liars would go to hell, siguro lahat po tayo mapupunta doon kasi ang alam ko, one way or another, please hear me out, one way or another, lahat po tayo ay nakapagsinungaling na. Kung hindi pa po ninyo naranasang makipagsinungaling, sabihin nyo sa comment section, can't relate. Wow! Talaga ba? Sabihin po nyo sa comment section kung hindi nyo pa po naranasang magsinungaling, can't relate. But I think all of us, maaaring matindi, malaki, simple, o kaya naman akala po natin ay excuse lang, pero lie pala, lahat po tayo, ito ay nagawa na. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. The title of our topic is True or False? May the Lord give us wisdom, may the Lord touch our hearts, and may the Lord change our lives. Now, as I begin, I want to show to you this verse in Proverbs chapter 12, verse 22. And it says here, the Lord detests lying lips. Ayaw po yan ng Diyos. But He delights in people who are trustworthy. From this verse itself, we can therefore conclude as early as now that the Bible is clear in saying that lying is a sin.
None of us can make an excuse na, Pastor Carl, papaano kung para sa ikabubuti? Pastor Carl, papaano kung ito lang yung paraan? Talaga bang yan lang ang paraan? The Bible clearly states that lying is a sin. Ano man ang intention natin, ano man ang purpose po natin para sabihin po ito. Now folks, I want to show to you the first recorded sin in the Bible. And it was made by the devil, and because people are normally marupok, especially to beautiful words, may mga natisod, at sila po sina Adam and Eve. Yes, the first men created by God. Now, let's see what happened. Alam po natin na si Adam and Eve ay nasa Garden of Eden. At simple lang naman ang instruction sa kanila ng Diyos na lumikha. Maaari niyong puntahan, maaari niyong hawakan, at maaari niyong kainin lahat ng mga prutas na nakikita ninyo, but not that tree. Hindi ang nag-iisang puno na iyon. Now, in Genesis chapter 3, verse 1, it says here, the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Isa po itong ahas. Please comment down and say, ahas. So marahil, alam nyo na po ngayon kung bakit na-associate ang ahas sa mga taong nagloloko, nagsisinungaling, at nagtatraidor. Kasi pala, siya ang kauna-unahang nagsinungaling. A representation of the devil. He said to the woman, sabi po niya kay Eve, did God really say, you must not eat from any tree in the garden? Sumagot po ngayon si Eve. In verses 2 to 3 of the same chapter 3, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, sinabi talaga ng Diyos eh, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Now, the serpent answered back in verses 4 to 5, you will not certainly die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Sounds enticing, right? Looks delicious, right? And that is the strategy of the enemy. Did you hear me say that? That is the strategy of the enemy. To present something good, to present something yummy, so that we will indulge into it, so that we will take a bite into it. But take note, the enemy will just use a single word and it will change everything. A one-word thing can be a lie that will change the whole context. And it can change everything. See, ang sabi ng Diyos, do not go to that tree, do not eat the fruit, and do not touch it, or else you will die. Ang sinabi lang po ng devil, you will not certainly die. That single word, not, changed what God said. Ang sabi ng Diyos, you will certainly die. Dinagdagan ng not. Ang sabi ng devil, you will not certainly die. And hear me out. It's more pleasing to the ears. Because most of the time, focus now, the truth hurts. At kadalasan, ayaw po nating naririnig ang katotohanan kapag sinabing pasaway tayo, kapag sinabing hindi maganda ang ginawa natin, kapag sinabing kailangan pa nating mag-effort, kapag sinabing kailangan nating mag-ayos, kapag sinabing kailangan nating magpakabait. Why? The truth hurts. And so, when we hear something comforting, I'm not saying lahat ng katotohanan ay masakit. Are we getting it? But usually, lies comfort us. Ang mga kasinungalingan ay masarap sa ating pandinig at sa ating pong puso. So ano ang mas kakapitan mo? Ang isang makinis na bakal o ang isang barbed wire? Are we getting it? Now, since lies appeal to us, we start to cling to that. We start to hold on to that. Hindi po natin namamalayan. Napapahamak na po pala tayo. We usually take the easier way. We usually go to a place that is more comfortable. One lie can change everything. Yung tipong,
mahal mo pa talaga siya. Pero dahil ang taas ng pride mo, ang sabi mo, hindi na kita mahal! Akala totoo niya, akala talaga niya totoo. So lumayo na siya sa'yo, hindi mo na siya nakita pa kahit kailan. Nabago ang lahat dahil lamang sa isang kasinungalingan. Are we getting it? I can give you more examples to this, but I know you can relate to this. I don't know if you experience it or you've seen it in the lives of other people. Pero wag mong hahayaan na ang isang kasinungalingan ang babago ng takbo ng buhay mo. Now, the question is, why do people lie? Pastor Carl, oo nga ano? E bakit nga ba kasi nagsisinungaling ang mga tao kung alam naman po nating kasalanan ito? Let's look at these reasons. First, to avoid punishment. Eh yun naman pala, eh sino nga rin naman kasi ang gusto sa atin na makaranas ng kaparusahan? Wala naman. Kaya ang nakikita po nating paraan ay magsambit ng kasinungalingan. Halimbawa, magkapatid! Si kuya ang nakabasag ng paso ni nanay na plantita. Pero pagdating ni nanay, ang sinumbong niya ay ang bunso nila. Nay! Nay! Takbo po kasi ng takbo si Bunso, kaya po ang nangyari na sagi niya, nabasag! So ang pinalo, si Bunso, nakatakas po tayo sa punishment. Most of the time, if we know that there is a difficult consequence, na natitempt po tayong magsinungaling. Kasi ayaw po nating mahirapan, ayaw po nating masaktan, pero maaari pala na hindi man tayo ang makaranas ng bigat, nakukuha naman po ito ng iba. Number two, to receive reward. Nagisinungaling po tayo para makakuha pa po tayo ng reward. Halimbawa, sasabihin po natin sa isang public servant, Sir, ano to po niyan? Sobrang dami po namin sa bahay po namin. Iisang ayuda lang po ang natanggap po namin. Hindi po kasya sa amin. So binigyan ka ngayon ng tatlo pa kasi ang sabi mo, ang dami niyo talaga. Ano po siguro, mga lampas isang dosena po kami? Pero ang totoo, dalawa lamang kayo sa bahay ninyo. Natitempt po tayong magsinungaling kasi alam po nating meron po tayong matatanggap na isang bagay. Number three, to run from responsibility. Yung tipong naghahanap yung nanay mo ng mag-uurong ng pinagkainan ninyo. Pagkatapos, nung ikaw ang tinawag, nakaharap ka sa cellphone mo, kahit na nanonood ka lang ng mga TikTok videos, ang sabi mo sa kanya, Ma, online class, yun na lang po ang utusan ninyo. So, kanino ibinigay ang trabaho? Kanino napasa ang responsibilidad? Sa iba, nakatakas tayo dahil sa kasinungalingang sinabi po natin. So, sino nga ba naman kasi ang gusto ng additional job, ng additional task? So, what's the easy way ang magpalusot, ang magsinungaling for us to be able to run from responsibility? But again, sometimes we are happy kasi natatakasan po natin yung dapat sana burden na nasa atin. Pero ang hindi po natin alam, yung iba ang kumukuha. Yung iba ang nahihirapan. I tell you, kung ano ang itinanim, gaya na sinabi natin kanina, yun po ang aanihin. At balang araw, may consequences lahat po ng ating mga ginagawa. Huwag po nating ipunin. Baka pagsisihan po natin ang lahat sa bandang huli. Number four, why do we lie? To protect self or others. Minsan natatakot po kasi tayo. O natatakot po tayo sa iba na baka may mangyari sa kanila. So magisinungaling po tayo. Ang sabi ni teacher, sino ang mga nagkopyahan? Eh alam mong yung katabi mo yun. Ngayon, nung tinanong ka ng teacher mo, ang sabihin mo, hindi ko po alam, ma'am. Focus po kasi ako sa pagsagot. Gusto ko po kasi maging valedictorian. Gusto po natin silang protektahan kasi baka may ikahapahamak po sila. Wow, very concerned. But it's different when you are concerned and when you tolerate. Kadalasan, ang tawag po natin ay tolerate kapag hinahayaan po natin ang isang bagay na magpatuloy kahit ito po ay masama. Minsan nawiwili po ang mga tao sapagkat pinagtatakpan po natin sila. Pag concerned po tayo, we will lead them to the right place. We will tell them the truth, but we will do it in love. Hindi po natin sasabihin yung katotohanan sa paraang madedegrade po sila, yung tipong mawawala na po sila ng value, kasi sobrang sakit po ng mga narinig nilang salita. Hindi naman po ganun. When we speak the truth in love. Last reason
Why do people lie? To experience thrill. Ewan ko na nga ba naman sa trip ng ilang mga tao, ano, na parang ginawa ng hobby ang pagsisinungaling. Yung tipong kahit na nakita ka na nilang nasaktan, kahit na nakita nila isang taong luhaan, patuloy pa rin po sila sa paggawa ng mga kwento. Patuloy pa rin po sila sa kanilang panloloko. You see, usually, these people do this just because nasasatisfy po yung desire nila to be in a situation which seems to be adventurous. Pero bago po natin i-consider yung mararamdaman lang po natin, sana naiisip po natin yung nawawasak na puso, yung mga nasasaktang damdamin, yung mga nabibigatan po ng isipan dahil po sa mga kagagawan po natin, dahil sa mga pagpapaasa o kasinungalingan na sinasambit po natin. Lie brings brokenness. But here's the thing, truth brings freedom. Alam po ninyo, sa una, masarap pong magsinungaling kapag may benefit po tayong nakukuha. If we think lying is an advantage, yung maiiwasan mo yung parusa, yung matatakasan mo yung responsibilidad, yung parang akala mo meron ka pang naging gain, pagkatapos nag-enjoy ka pang makita yung ibang nahihirapan pero ikaw maginhawa at nasasarapan. But listen, in due time, in God's perfect time, our Lord is a just Lord. He is a God of justice. He does not tolerate. He disciplines. Listen to that carefully. Magbubunga ito ng brokenness. Broken relationship. In every lie we do, kapag lalabas at sisiwalat na po ang katotohanan, magugulat na lang po tayo, nasira na ang relasyon natin sa iba. The truth will always prevail. Maybe not now, maybe not tomorrow, but in God's time. But listen to me, the truth will always set you free. Pastor Carl, kahit na parang masaktan ako, Pastor Carl, kahit na makaranas ng parusa yung mga kaibigan ko o yung kasama ko, yeah, ano man yung difficulty o hardship na dadalhin mo sa pagsabi ng totoo, magbibigay ito ng kakaibang klaseng kalayaan sa'yo. At mararamdaman mo ito. Magbibigay ito ng kapayapaan sa isip at sa puso mo. Huwag mong hayaan na sa mga darating na araw, ang ma-experience mo ay brokenness. Hayaan mong masaktan ka now, pero may freedom ka later, kesa naman happy ka now, pero broken ka later. Again, a lie can never be justified, no matter what the intention is. I believe we are all guilty about this. Ako man po ay nasasaktan sa revelasyon ng Diyos sa mga oras na ito, sapagkat katulad nyo lamang din po ako na tao. Minsan nakakapagpalusot. Minsan gumagawa ng mga statements para mas maginhawa po ang ma-experience ko. But again, you can be happy now but you will be broken later on. So, I think at this moment, I would decide that I will be hurt now. I will be burdened now. But then I will be free and happy later on. Now, I want to give you an example kung gaano pong kabigat ang kasinungalingan, hindi man po sa mata ng tao na naloloko po natin ang paulit-ulit, kundi sa paningin po ng Diyos. This is the story of Ananias at ng kanya pong asawa. Now, there are two Ananias in the New Testament. Yung isang Ananias ang ginamit po ng Diyos na instrumento upang bumalik ang paningin ni Pablo. Huwag niyo pong kakalimutan. Ang isang Ananias ang ginamit po ng Diyos na instrumento upang manumbalik ang paningin ni Pablo. Ang isa naman pong Ananias ay ang na-encounter po ni Pedro in the book of Acts. Now, how were they introduced? Nung nagkaroon po ng matinding persecution sa mga believers ni Jesus Christ as Lord and Savior, naghirap po ang mga followers na ito. Nagkagulo po ang kanilang sitwasyon. Pero hindi po sila natinag, sila po ay nagtulungan. In Acts chapter 4 verse 32, all the believers were one in heart, wow, and mind. Sana all, no? Kasi minsan po ano, tayo-tayo mga mananampalataya ang nag-aaway-away. Tayo-tayo pong mga pananampalataya ang nagpapataasan. Hindi ito ang tama, hindi mali yung ginagawa ninyo. Listen, one day I'll discuss that to you as well. We come from different churches, right? We come from different denominations. And some of us here watching right now, you have a different religion.
What I'm speaking to you right now is based in the Bible, the highest authority. Now, once I preached this to you and we prayed together, it's up to you to decide, am I going to apply this in our life, in my life, or not? That's between you and God. That's your decision. It's not my obligation to force what I do in my church to you. It's not my obligation to dictate everything that you will do. Again, it's between you and God. Because at the end of the day, it's not us who will judge each other. It's only God. So instead of us pointing our fingers with each other, hindi ito ang tama, yan mali, hindi mas maganda yung ginagawa namin sa simbahan namin, kayo mali. Better if we will continue praying for each other. Better if we will continue understanding, respecting, and loving each other. If it's basically wrong, if it's clearly wrong, then we can correct each other in love. Hindi yung parang cancel culture na hahayaan natin mapahiya ang ating kapatid sa pananampalataya sa harap ng maraming tao sa social media. Because if it's sincere, if the motive is true, as much as possible, what we will do is to talk to the person personally to discuss the matter. Not to the point na parang ipapakita natin sa iba, hindi tama yung ginagawa ko sila, mali yung ginagawa nila. No. Our job is to tell the truth and to then love one another. Not to force our beliefs and our life system with each other. Please hear me out. Okay? That's in the book of Romans. Because at the end of the day, gaya na sinabi ko kanina, it's only God who will judge us. I love you with the love of the Lord. Now, I hope we can be like this in our generation. Pag-pray po natin to. That all the believers were one in heart and in mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. Lahat po ng meron sila, sinabi na po nila, wala na, surrender na to kay Jesus. So hindi na sa amin to. So ibibigay namin ang lahat para makatulong sa ating misyon, sa ating ministeryo. Now, saan pumasok itong si Ananias at ang kanyang asawang si Sapphira? In Acts chapter 5, verses 1 to 2, now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. Hindi po lahat, just a piece of property. With his wife's full knowledge, nag-uusap po sila dahil mag-asawa po sila. He kept back part of the money for himself. Hindi po nila binigay lahat sa ministeryo. Nagtago po sila. But brought the rest and put it at the apostles' feet. Listen carefully. Hindi masama na magtitira ka sa sarili mo. I hope you are getting it. Okay, mamaya mas ipapaliwanag ko po ito kung ano po ang nangyari ditong mali. Hindi masamang nagtitira ka sa sarili mo. Nagtitira ka ng oras sa sarili mo. Nagpapahinga ka naman. Hindi palaging lingkod sa ibang tao kasi paano ka pa mas makakatulong sa kanila kung pagod ka na at na-compromise na yung health mo. Hindi po masama na magtabi ka ng konti para may pangkain ka naman, may panggastos ka naman sa pang-araw-araw na ginagawa mo. Hindi po yun mali. But then let's see where they did it wrong. In the next slide of verse 3, Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? You know what's wrong here? The way Ananias presented their offering, ang sabi niya kasi binigay lahat. Ang dating po kasi ibinigay niya lahat. Pero ngayon pala may tinago po siya. By God's revelation, these Peter so anointed, these Peter whose God's mighty hand is at work, and there were miracles, na-discern po niya na nagsisinungaling po si Ananias at hindi po niya ipinresenta lahat talaga nung offering na sinasabi po niya. Again, the presentation was, here I am, giving everything, offering everything. But the truth is, he kept something. And Peter discerned that lie. So what happened to Ananias in verse 5? When Ananias heard this, he fell down and died. Great fear seized all who heard what had happened. Kaso nga lang, hindi po alam ni Sapphira na kanyang asawa ang sinapit ng mister niya. So ganun din po ang ginawa niya. Lumapit po siya sa mga apostles at sa mga followers ni Jesus. At ang presentation ay, ito ang lahat ng meron kami. Itinutulong at ibinibigay namin ito as offering to the Lord.
pero alam pa rin po ni Peter na hindi totoo ang sinasabi niya. Listen again. This is not an issue about giving. This is an issue about lying. If you are convicted to give all, praise God in your life. Because why? God really deserves our all. All our time, all our effort, all of our strength, all of our treasure, all that we have, He deserves that. But then, hey, just like what I say, in our daily living in this world, that seems to be impossible, right? Kasi may pamasahe akong kailangan, may panggaso sa pagkain akong kakailanganin. That is why it's not a matter of what you give to the Lord, but the intention of your heart. Kapag nagbibigay po tayo sa Diyos, ano po ang nilalaman ng ating puso? Hindi po ito palakihan, hindi po ito patindihan, kundi kung sino po ang may tamang intensyon sa kanyang kalooban. Are we getting it? So, don't try to take it this way like, so ibig palang sabihin si Lord kapag hindi mo binigay yung lahat-lahat ng meron ka, tapos mamamatay ka katulad ni Ananias at Sapphira. No, is that an issue about giving? It's an issue about lying. Kasi maaaring lumulusot sa tao yung mga kasinungalingan at palusot na ginagawa po natin sa mundong ito, pero nakikita po ng Diyos ang lahat. Alam po ng Diyos ang lahat. Wala po tayong maratago sa Kanya. At ang sabi po niya, ang kasinungalingan ay hahantong sa kapahamakan. I don't know if I was able to include it here on my presentation, but in the book of Revelations, ang sabi po doon, ang mga idolaters, ang mga sexually immoral people, and the liars, they belong not to the kingdom of God, but on the burning lake in hell. But it's never too late to ask for forgiveness. At yan ang sunod-sunod po natin, ayan po ang sama-sama natin gagawin. You know, maaaring may kasinungalingan na namang bumubulong sa iyo ngayon na sinasabing, umalis ka na sa live na yan! Tingnan mo, nagigilty ka tuloy! Naku, iwan mo na yung live stream ni Pastor Carl na yan! Tingnan mo, nahihiya ka tuloy! Sayang yung mga benefit na nakukuha mo! Do not listen to the lie of the world. Listen to the voice of truth that tells you you can have a brand new start. Only if you will choose to step out in faith and would ask for forgiveness. This reminds me of a beautiful song called The Voice of Truth. Do you know this one? It conveys a beautiful meaning that sometimes the people around us will tell us things that will actually like lessen our confidence, will destroy our faith. Mga salita po na maaaring magpahamak din po sa atin. I'm looking for that right now and I hope I can see it now. I can see it now. Pero ang sabi po niya, di ba? Even if the giants and the waves tell me otherwise, I would choose to listen in the voice of truth. I would choose to listen with what God, my God, will say. Now, I would like to summarize our discussion by giving these points to you. Okay? Point number one, your takeaways. Ready na po kayo? Don't just keep an open ear, but also an open eye. Para maiwasan po natin ang mamuhay sa kasinungalingan ng mundong ito, huwag lang po natin buksan ang ating mga tinga na madaling maniwala sa magagandang salita, buksan po natin ang ating mga mata because the words can lie but actions will not. Alam niyo po ba sabi po sa data, sabi po sa findings, mas madali pong nakakapagsinungaling ang mga tao sa writings. Mas madali pong nakakapagsinungaling ang mga tao sa chat. Naku, yung mga chat-chat na yan! Mas madali pong nakakapagsalita ang mga tao kapag hindi po nila nakikita ang kausap po nila. Kasi minsan nagmamanifest po sa action po nila, yung lie po nila. Minsan nagiging magulo po ang kanilang mga mata, minsan kinakatip po sila, o kaya naman meron po silang mga repetitive movements. Tingnan po natin ang mga yon. Pero kung may mga eksperto sa pagsinungaling, kasi minsan nakatitingin pa sa'yo ng diretso, hindi gagalaw! Sincere na sincere. At ang sabihin niya, hindi kita niloloko. Kung open-minded ka, kikita ka dito. Ngayon pala, scam na. O kaya naman, ilalapit pa niya ang kanyang mukha at ang sabihin niya sa'yo, wala akong iba. Friend ko lang yung mga yun. Ikaw lang talaga. Pagkatapos nagulat ka, wala na siya sa tabi mo. Nasa ibang lugar na pala. Nagbakasyon na. Ayan na. That's why we need to observe.
kailangan nating magmasid. Huwag po tayo magbulag-bulagan. Hindi lamang sa salita natatansya ang karatuhanan, kasi makikita po natin yan sa kanilang mga kilos. Makikita po natin yan sa kanilang mga ginagawa. But hey, I'm not teaching you to always doubt. Baka po kasi ang ilan sa inyo ang sabihin, Pastor Carl, are you encouraging us to not trust? No. Point number two, you can trust while being cautious at the same time. Did you get that? Ang totoo po niyan, sobrang sarap po magtiwala. Alam mo yung sa kahit anong relasyon, pamilya, magkapatid, kasintahan, barkada, katrabaho, ang sarap mabuhay ng nagtitiwala. Alam mo yung walang bigat palagi, yung walang iniisip palagi. But I understand, sometimes it's hard for us to trust because we were lied for so many times. We were hurt for so many times. Kaya nga po ang like ko sinasabi, pag pinagkakatiwalaan tayo, dapat maging honest po tayo. Huwag po tayo nagsisinungaling. And in return, ganun din po tayo kapag sa atin po nagtiwala yung ibang tao, tayo naman po ang magiging totoo sa kanila. But then, this world will always lie because living here in this earth are imperfect people. Sinful people. Just like us. Broken and fallen people. But I hope you will learn to trust again. But listen, you can trust while being cautious at the same time. Ask questions para ma-verify mo kung totoo yung mga sinasabi niya. Pagkatiwalaan mo siya, hayaan mo, payagan mo, pero maaaring pagdating niya, tatanong ka sa kanya, o kaya naman, pag may nakikwenta sa iyo yung iba, you will test the waters. Alam niyo yun? Titignan mo lang. Hindi ka naman nagiging investigador kapag nag-aalam ka ng impormasyon, pero hindi yung mga private matters. Lagi ko pong sinasabi, kahit anong relasyon, may limitasyon. Hindi dahil love na love niyo yung isa't isa, lahat na lang, bubuksan mo sa kanya. Yung laman ng cabinet niya, yung laman ng pitaka niya, yung laman ng messenger niya. Pero makikita mo naman sa action niya kung sadyang may itinatago siya. Makikita mo naman din sa mga kinikilos niya at sa mga pinupuntahan niya kung medyo awkward siya kapag kakwentuhan mo na siya. I hope you will learn to trust, but at the same time, being cautious. You pray for God's discernment. I mean, you pray for God's wisdom to be upon you. You pray that the Lord would give you the right discernment, the right judgment. Kaya nga po mahalaga na meron po tayong relasyon sa Diyos na ipapanalangin po natin, God, you always lead me to the right way. If there's something wrong, Lord, ikaw yung magpakita sa akin. Ikaw yung mag-lead sa akin sa truth. Huwag mong hayaang manahan ako sa kasinungalingan, kundi malaman ko ang karotohanan. Okay? So, you can trust, but be careful at the same time, right? Point number three, forgive, but don't allow the same mistake twice. Kung hindi na iwasan, kasi tao lang din tayo, hindi naman lahat ng bagay atin pong napag-aaralan o nalalaman, naloko na tayo. Kaya nakapagsinungaling na sa ating ibang tao, ang masama, naniwala tayo, pinanghawakan natin yung mga sinabi sa atin. Naku, rupok yarn. I hope you can decide to forgive. And when I say decide, you see, it's very clear that you don't have to feel forgiveness. You need to decide forgiveness. Because if you will wait that you are ready to forgive, you might not feel that. Kasi sino ba naman ang gustong magpatawad sa mga taong sobra kang niloko? Sobrang nagsinungaling sa'yo? That's why we always say forgiveness is more than an emotion. It is a decision. That God, since you said in the Bible, we have to forgive 70 times 7. Since you said in your word that if we will forgive our brothers and sisters, you will also forgive us. God, right now, even if it's painful, I will choose to forgive. Kahit na niloko po ako, I will choose to forgive now. Do the healing, God. Ikaw ang magpagaling nung galit sa puso ko, nung inis, nung tampo, nung sugat sa damdamin ko. In your perfect time, I hope makarecover din po ako sa sakit na ito. But forgiving does not mean allowing the same mistake to happen in your life. That means tolerating. And in that case, ikaw na ang mali doon. Please hear me out.
Ang dami po kasing mga tawang ganyan. Naloko nang minsan, hihingi ng advice, pagkatapos sasabihin nila, oo, hindi na ako papaulit magpapaloko dyan, hindi na ako maniniwala sa mga kasinungalingan yan, eh narinig na naman yung mga magagandang salita, yung mga mabubulaklak na salita, naku, nagulat ka na naman! Naniwala na naman. Nahulog na naman, nasaktan na naman. Minsan tuloy ikaw na rin yung maiinis, sasabihin mo sa kanya, sinabi ko na nga sa iyo, di ba? That's why you can forgive. But it doesn't mean you need to allow, you have to allow the person to do the same mistake again and again and again. Come on. You don't deserve that. You deserve the truth. And you deserve to delight in the truth. That is why point number four, when the world keeps on lying, you can hold on to Jesus because He is the truth. Alam niyo, there's one thing that God cannot do actually. And what is that? To lie to you. One thing that is impossible for God to do, to lie to you. Hindi siya magisinungaling sa'yo. Siya ay mananatiling totoo sa kanyang mga pangako. Mula noon, hanggang ngayon, at sa mga susunod na panahon, makakaasa ka sa kanya. Maibibigay mo yung tiwala mo sa kanya. At makakaasa kang hindi kanya bibiguin, hindi kanya sasaktan, at hindi kanya paaasahin. Hindi natin maiiwasang makarinig na naman ng kasinungalingan. Pero piliin natin makinig sa katotohanan. Bumalik tayo palagi sa Diyos. Lord, You are my truth. What do You want me to do? Yun ang gagawin ko. I hope you are blessed this evening. There are technical difficulties. Yet, blessings are overflowing, right? And so I would like to lead you in this prayer. Para sa mga nasaktan, sa kasinungalingan, para sa mga naloko, o para sa mga nakapagbitaw din ng kasinungalingan sa kapwa nila, manalangin tayo. Panginoong Diyos, una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sapagkat napakarami po namin natutunan sa mga oras po na ito. Una, O Diyos, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga maling salita na amin pong nabanggit sa aming kapwa at sa inyo. Patawarin niyo po kami, Lord, kung nakakapagsinungaling po kami sa iba't ibang rason, iba't ibang intensyon. Hayaan mo na magkaroon kami ng panibagong simula. Now, this time, Lord, kahit mahirap, doon kami kakapit sa katotohanan. Ang sasambitin namin ay kung ano yung totoo at nakalulugod sa inyo. Patawarin niyo po kami, O Diyos. At sa mga nasaktan, Panginoon, nakasama po namin ngayon dahil minsan na po silang umasa na loko sa mga bagay na kasinungalingan o hindi totoo. O Diyos, hayaan mo na maghilom ang mga sugat ng kanilang puso. Hayaan mo, Panginoon, na balang araw, matutunan po nilang magbigay ng kapatawaran. Hindi man ngayon, kundi sa tamang panahon, Panginoon. At hayaan mo na makabawi sila ulit, na matuto silang magtiwala ulit. But this time, full trust will be in You. Because in this world full of lies, You will always stay true. Kaya sa oras din pong ito, isinusuko na po namin ang lahat sa inyo, Jesus. At pinapapasok ka namin sa aming buhay bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya naman araw-araw niyo po kaming gabayan. Nagpapasalamat po kami sa panibagong pag-asa. Nagpapasalamat po kami sa masaganang buhay. Nagpapasalamat po kami sa kalakasan, sa mga panahong merong mga pagsubok at problema. At nagpapasalamat po kami sa pangako ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming samot na langin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Now before we end, I want us to pray together with this beautiful song. We will choose to believe in the voice of truth. Amen. God bless you all. I hope you are blessed. Share this live para may makapanood pa. Share your learning to someone. At magkita-kits po tayo this coming Sunday for our online Sunday service. Thank you, Lord. Oh, what I would do to have the kind of faith it takes to climb out of this boat of me onto the crashing waves, to step out on my comfort zone into the realm of the unknown where Jesus is and is holding out His hand. But the waves are calling out my name and they laugh at me, reminding me of all the times I tried before and failed. The waves, they keep on telling me time and time again, boy, you never win.
you'll never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. And the voice of truth says this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, we should choose to listen and believe the voice of truth. But the storm was just the right size to put the giants on the ground. And the way they don't seem so high from on top of them looking down. We will soar with the wings of eagles when we stop and listen to the sound of Jesus singing over me. And the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says do not be afraid. And the voice of truth says this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe. I will choose to listen and believe the voice of truth. Thank you so much, guys, for tuning in. God bless you. Good night. Nasa mga ibang bansa po, good morning, good afternoon, good evening. And I love you with the love of the Lord. Let's hold on to the truth. And the truth is Jesus, our Lord and personal Savior.